ating susunod na natataming kasambahay, Gabalyo Mercedita de la Cruz, 34 years old, mula sa Zamboanga City, Region 9, Zamboanga Peninsula. Congratulations po. Palakpakan po natin ang ating natataming kasambahay, Edna Longganile. What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla, proud na ibinahagi ang 10 natatanging kasambahay na mula kay Senador Chinggoy Estrada na binigyang award ng mga senador. Sa kabila po ng madaling na nakaraan at nakakaiyak na istorya ni Marilyn, ay pinag-usikapan niyang makapag-aral at makaabot ng 4th year sa koleyo sa kurso Bachelor of Science in Office Administration. Ilang oras na nga rin ang makalipas mga tol. Ngayong araw, January 25, 2023. Nang proud at masayang ibinahagi nga ni Idol Senator Robin Padilla ang naganap na awarding ceremony ng 10 natatanging kasambahay na mula kay Senator Chinggoy Estrada, na kung saan nga ay binigyang award at binigyang pugay ang 10 kasambahay na ito na mula sa ating mga senador at buong samahan ng Senado. Dito sa Senado, ang ama ng batas kasambahay, Senador Chinggoy Estrada. Siyempre, narito ngayon ang ating mga tampok na panauhin mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Maaari po ba natin i-request na tumayo ang ating nahirang na 10 natatanging kasambahay awardees sa buong Pilipinas? Mamaya po ay makikilala po natin sila isa-isa at malalaman po natin ang kanilang nakaaantig na istorya. Samantala naman, bukod sa mga award at pagpupugay nga na ibinigay sa 10 kasambahay na ito ng mga senador at buong samahan ng Senado, ay emosyonal namang ikinuwento nila ang kani-kanilang buhay at kung paano nga ito nagbago. Na ito nga ang dahilan upang proud na mabigyang pugay at award ng buong Senado. Panoorin natin ang clip na ito. Hindi nyo mawalay sa inyong mga mahal sa buhay upang makipagsapalaran para bigyan sila ng mabuting buhay. Dahil sa kabila ng pait ng buhay, ng pagod, ng pawis at ng luha, ay pinipiling nyo bumangon kada araw at magtrabaho ng buong pusay, katapatan at pagmamahal. Hindi matatawanan ang inyong sakripisyo at pagsasirbisyo. Kaya naman ngayon, kayo naman ang aming bida. Kayo naman ang aming boss. Congratulations at mabuhay ang ating mga natatanging kasambahay. Kaya naman masaya po tayong lahat na kapiling natin ang ating mga natatanging kasambahay ngayong araw.
isa po natin na tatawagin po para sa stage po, para masolid niyo po si Senator Jingoy at yung mga bisitante natin. Una na, natatangin kasambahay, Alvarado Luzbiminda Castillo. Siya po. years old at mula sa Bulangge, Albay, Region 5, Bicol Region. Ang tanging giling ni Naiminda ay magkaroon ng bagong cellphone at ito po ay tutuparin niyo ni Senator Jingoy. Jok. Kamera mo. Closer po. Palakpakan po natin ang ating natatangin ng kambahay nanay, Luz Castillo Alvarado. Bilang pagtupad sa kanyang kahilingan na mapalago ang mga kanilang maliit na negosyo, pagbibigay po si Senator Jingoy ng magandang pampuhunan. Palakpakan po natin ang ating natatangin na kapahal, Presidita de la Cruz Cavallo. Si Nanay Gaga po ay makakatanggap ng medical assistance mula kay Senator Jingoy Estrada. Maraming salamat po. Susunod ang natatanging kasambahay, Longganilla Eda, 55 years old, mula sa Coronadal City, South Cotabato, Region 12. Pagbibigay po ng dagdag na tulong ni Senator Jingoy para sa wish ni Nanay Eda na makapagsimula ng munting negosyo. Natatanging kasambahay, Magay Virginita, 72 years old mula sa Makati City, NCR. 50 years ng kasambahay. Ang mapagkalooban ng grocery items at makita ng personal si Senator Jingoy ang mga simpleng wishes ng mga kandi. Pero sila Jessica Sambahay na office of Senator Jingoy Estrada. Sila mismo. Palakpakan po natin ang ating natatangin sa bahay. Perinita Magay. Pwede head tracking na region 9. So,
mismo es falta de poder. Este ya se esfuerza sa bahay. 31 years old, wala sa kanilang tioro. 40,000 sa region 10. Wala sa bahay. 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 Wala sa ay pinagsikapan niyang makapag-aral at makaabot ng 4th year sa Koleyo sa kurso Bachelor of Science in Public Administration. So, ultimo, at dahil mga sinunerali ang pagkakapos sa kanyang pag-aaral, dahil last semester na po siya sa Koleyo, ang handog po ni Senator Chinoy ay educational allowance kay Merali hanggang sa kanyang graduation! Ang tanging hiling ni Mama Ember ay makabili ng bagong damit at chinelas. At ang simpleng wish po na ito, ipagkakaloob ni na Ma'am Tracy Ejercito at ni DSWD Undersecretary Daniela Ejercito Estrada. Alapakang po natin ang ating natatanging kasambahay, Emilia Genete. Ang simpleng wish ni Ate Aida ay makapagpagawa siya ng hospisyo. Ate Aida, pag uwi mo sa Talisay, magpapaschedule ka na ng dentista dahil makapagpagawa ka na ng inyong sariling hospisyo. Nakapagpagawa natin ang ating natatayang kasabahan, Aida Abugaw Rosario. Po natin muli ang ating mga natatanging kasambahay. Pero bago po tayo bumaba, sir, ma'am, tawagin natin lahat po para isang group picture. Hali po, iniimbitahan po natin lahat po ng natatanging harap na lang yung kasambahay. Kasambahay. Baba na lang yung kasambahay. Isang class picture po. Cheer up, sir. Aso, pa na lang. Ako sila. Yan, punta na lang po tayo sa stage. Okay, for the batch 2023. Smile. Kamera, kamera,
Wala dyan. Thank you very much. Maraming salamat po. Palakpakan po natin muli ang ating mga nararaming kasambahay. Sa dakong ito naman ay nais namin natin tawagin si Mercedita Gabayo para sa isang mensahe on behalf of our awardees. Masalabuhan po natin ang ating nasasahing kasambahay, Mercedita Gabayo. Sabay kami nililibig. So, nagkaraan ng
ng amo ko, ni Mama Mary Joy Gans, sabi niya, magpa-opera ka, huwag ka tatlo. Naalala ko, since malakas po talaga boses ko, hindi ko alam gumagana ba ito, boses ko na talaga ito. Sabi ko sa doktora, ma'am, pagkatapos po ng operasyon, kalimas po ng isang buwan, pumunta ka sa concert ko. Kasi ang pinakakitapakabutan ko po is mawalan po ko ng boses pag pinagalan ko. So yung araw din mismo, mahigit isang taon nang nakakaraan na katanggap ako ng tawag na nasa clinic po ako para check-up ko po. Sabi sa akin na isa daw po ako sa mga natanggap na na sa paranal po ito ngayong araw na ito. So, nung araw na po yun, nalaman ko na clinic na din pala ako sa aking thyroid cancer. So, sir, so, tinanong ko agad, Lord, ano po ba nagawa kong mabuti para bigyan ako ng ganitong blessing? Marami pong salamat sa aking mga amo, especially sa iyo, sir. Na-surprise po ko nung nasabi mo kung sasamahan mo ako dito. So yun po. And sa aking pamilya, sa mister ko, pa, salamat. Kasi hindi man ako kagandahan, pero binihayaan naman tayo ng napakagawa kong anak. And dyan po si Jesmer. Nagkaroon po ko ang anak ng waga. Tatlo po sila. Hindi mo naman ako pinagpahinga, pero at least mo yung pahinga ng pahinga na ako. Malalaki na sila. So yun po, sa aking amo na si ma'am, sa 20 years na po ako sa kanila ng pinagpihan. Sir, marami pong salamat. Ma'am, sa ating pong mga boss, salamat po sa inyo at hindi nyo po ako pinababayaan. Nandyan pa rin po kayo, pinagdadagaan nyo kong luto kong palaging maalag. Sorry po talaga, gagawin mo po lalo. At sa aking asawa, tatlong anak at sa puong may kapal, to God, be the glory. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang mga kasambahay. Top 10 po, number 1. Top 10, number 1. Maraming po salamat. Maraming salamat, Ma'am Mercedita, sa iyong mensahe. Ngayon, isa na siyang, dati daw nahihiya siya, ngayon, proud kasambahay nila. Ngayon naman po, ay tawagin naman po natin para sa kanyang mahalaga at makabuluhang mensahe, ang ating senadora, ang masipag, mabait na senadora, ang kampiyon, ang kasalukuyang kampiyon ng agrikultura sa Pilipinas, Senator Cynthia Villar. Ayon sa pagbibigay ng marangal sa ating sampung na natangin kasambahay sa pagbalita ng isang dekada,
ng implementasyon ng batas kasambahay ay tawagin natin po ang chairman ng Committee ng Labor, Employment and Human Resources dito sa Senado. Patalubungan po natin ng mainit na pagtanggap ang kampiyon ng mga kasambahay, Senator Jingoy Estrada! Nais kong magbigay po kayo sa ating sa aking mahal sa Senado, walang ba ni Senator Cynthia Villar, Senator Pax Pilipino, Senator Villar, Secretary ng Atoya, Secretary Benjamin Vespa, Congressman Taylor Lasso, Nagsasasasasin ng Mama, Senator Benavides, sa mga employers ng ating mga kasambahay at sa ating mga atang sampung kasambahay, sa inyo lahat magandang hapon sa inyo. Bilang ekonomi at sponsor ng mga stakeholder, nilalabas ko na gawing mas makuluhan ang komunitas sa batas nito. So, kita ng pagbibigay pa naman sa mga namumutangin natin mga agapay sa pang-araw-araw natin sa buhay. Ipinamalas nila, nila na iminta, Nanay Gagang, Mama G, Irma at Mama Emel ang pagtayo bilang isang parang tunay na magulang sa mga anak na kanila nilang employer at sinutulan naman sila ng pagmamahal ng Diyos. Pinatunayan ni Aida na hindi na lang pagkakaroon ng pansanan para makapaniligan bilang isang kasambahay. Sa pagiging kasambahay rin, pinakita na Nanay Eda, Jessa at Marilyn kaparaan para si Aam sa kailangan ng sarili at kanilang mga makasabuhan. Marami-marami ang iugnay ang batas kasambahay sa kaso ni Buhing Kabaran. Ang domestic welfare na tinulungan natin matapos mapabalita ang hindi makatawag pagtrato at matinding pagmamalupit sa kanya ng kanyang may employer. At noong Bundy 2021, kinatigan sa Supreme Court ang sentensya ng pagkakakulong ng 20 hanggang 40 years ng kanyang may employers dahil sa salang serious illegal detention. Ang kaso ni Buhing ay hindi lamang tusod sa alarang pagpasa ng batas ng kasambahay. Nagsipirin itong litmus test at pagpapagpapag matutuloy sa tamang pagtrato ng ating makatuwal sa mga malaga ng sa ating pamilya. Pinagmamalaki ko na matapos na isang publiko ang karanasan ni Bonita, wala na halos tayong nabalitaan na kapaglintulad ng kaso ng pagmamalipit sa ating mga kasambahay sa ating bansa. At una ito na nabigyan natin ng ngipin ang mga umiilinan ng batas. Ako kasi rin ay papatunay rin na mas nakakaraming natin makumbay na naging may importansya sa ibang mga masukan sa kanilang kasambahay at karamihan sa mga tandat namin may pagkakorso ay mula mismo sa kanilang mga employers. Bilang sumunay sa inyong mga employers, minarap at ulay sulong ang pagkabiyan ng batas kasambahay sa ilalim ng Senate Bill 456 para makabigyan ng karapatang proteksyon naman lakas sa mga kawatanan na makukulong rin ng mga masukan na kasambahay at ang taling layo ay makapagsamantala sa tiwala kung binibigay ninyo sa kanila. At sa pagdibig mo ito, pinatunayan ang sampu nating kasambahay at ng mga nominees sa kanila at ng mga nomina sa kanila ang pagiging katuwang nila sa mabuhay ng pamilya kanilang kinabibilangan. At ngayon, 10 taon na kalipas na maging ganap ang batas sa kasambahay, we are now reaping the fruits of our labor at kinagaganap po ng bus na marami ang tumakalima sa batas at mas nakakalami ang higit pa ang pagkalima sa batas. Kung ang ating mga overseas Philippine workers ay tinuturing na modern-day heroes, ating mga kasambahay naman ay ang mga unsung heroes. Ngunit ngayon, hindi na sila tinuturing na unsung heroes dahil sisiguruhin natin na mabibigyan ng pakilala ang mga katangit-tangit mga kasambahay nang sa ganun ay pamarisan hindi lamang sila maging ang kanilang employers sa tamang pag-trato sa ating mga kababayan na minabuti at mamamasukan sa isang marangal at trabaho kapalit at oras na makapili ang kanilang sarili at pamilya. Doon sa lahat ng mga sampung na tatay na sambahay, lahat po ng mga wishes ninyo. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Alam.